what's up mga sayo, susubukan naman natin tong Falcon X 400 at susubukan natin sa sa ganitong klaseng katraffic na daan mga sayo. EFT to mga sayo, tignan nyo naman, napakaliwanag ngayon, kitang kita pa rin natin siya, diba? Nagliliinit siya, tapos di siya ganun kabigatan eh, hindi ka mahirapan sa pag-turn. Oh, okay din siya, handling all good, so napakaganda. So nasa pros and cons naman tayo ngayon mga sayo. Oh, di ba? Nagbawas tayo. Pero smooth lang. What's up mga sayo? Susubukan naman natin itong soundcheck nitong Falcon X 400. Let's go! Balik ito yung tunog niya mga sayo. Tutok natin sa ito. Yan ang tunog ng Falcon X 400 mga sayo. Subukan naman natin yung C-type niya mga sayo sa height kong 510 na in-sim 32 kasama yung OBR natin. Ngayon po! Let's go! Magaan siya? Komportable ba? Approved daw mga soy. Pwede. Oh, what's up mga soy? Susubukan naman natin tong Falcon X 400. Dito yan sa main Moto Hub. So ito yung mga ano, gusto nyo mag-test ride dito yan mga soy sa main Moto Hub. Ito yung animation mga soy. Yan. Let's go! So kasama natin sa OBR. Let's go! Position natin, legs okay naman siya mga soy, no? Ganda rin yung position niya, side mirror. Okay din, hindi nakaduling, no? Tapos pala ito, parang ano niya, iba-ibang settings mga soy, ano? Pag pinindot mo itong back set, yun, no? Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. So ito yung fuel gauge niya. Meron siya ditong engine init siguro to, trip. Tapos meron siyang total orasan meron siya. Tapos meron siyang tachometer, neutral. May gear indicator na siya. So dito tayo sa bilog, mas gusto ko to eh. Yan, no? So start na natin, let's go. Naka-hazard siya, meron din siyang indicator, no? Tapos yung battery, meron din siya mga soy. ABS, oh. Tara, let's go. Ito ng tunog, magaan din siya. So let's go, so go. Hey. Magaan siya mga soy. Tapos yung position sa kamay, okay din siya, hindi siya magbigat, ah. Para sa akin, okay siya. Responsive naman yung ano niyo, oh. Yung throttle niya mga soy. Maganda rin ha, ang galing acceleration niya mga soy, binibigay niya yung kada tiga mo. Sa braking system, sa likod, okay din siya, ABS to eh, diba? Tapos double disc brake ka pa sa harapan, talaga napakalas ng preno. Kahit double disc brake siya, hindi kanya binibigyan ng hard time yung sub-sub talaga. Parang may ano pa siya, control pa siya mga soy, ganda. Yung pagpasok ng cambio, all goods din mga soy, napakaganda no. So itong review to ay experience natin sa Falcon X 400. Sasabihin ko na rin yung mga pros and cons natin, no? Kung ano ba nagustuhan natin at hindi natin nagustuhan mga soy. So sa ngayon may back ride tayo, official back ride tayo, yung ating OBR. At susubukan natin siya sa ganitong klaseng ka-traffic na daan mga soy, ano? Traffic yan, tingnan natin kung okay ba siyang pansingit. Okay din siya kasi hindi naman ganun kalaki yan yung ano niya, motor, di ba? Hindi naman kalaki yan yung kanyang handlebar. Yan mga soyo. So all good siya para sa akin ha. Hindi siya ngawit sa balikat sa ngayon ha. Sa pagbabiyahe ko. Sa braking system oh, 'di ba? All goods. Pagkaganda ng braking system nito. Tapos yung kada cambio mo binibigay niya. Napakaganda. Okay na okay. Okay siyang pansingit, okay din siya sa traffic. Nice ha. City driving, okay na okay ito mga soyo. Kung beginner ka magbi-big bike, pwede na rin ha. Pwede. Para kasi nag-drive ka lang ng ano mga soy, yung mga para sa weight niya, napakagandang niya. Alam ko 185 kilograms lang ito kung di ako nagkakamali. Tapos yung legs ko lapat na lapat sa kanyang tangke. Tapos kahit may back ride ka, kahit nakayakap siya sa'yo, lalo na malamig ang panahon ngayon mga soy, kailangan nyo may OBR. Yan o, kahit may nakayakap sa inyo, hindi kayo mabibigatan. Kasi naked, kung gusto mong mag-accelerate, binibigay niya. Yun lang napansin ko mga soy, sa first gear niya parang gigil agad. Nasa 35-40 pa lang tayo, gigil na siya, no? Ayan, no? Na medyo, yan, 27, medyo gigil na siya. Oh, gigil na siya mga soy, oh. Gigil na yung kanyang first gear sa 30-35, no? Parang ano talaga siya, tawag dito, underbone yung dating niya mga soy, yung pagkakambyo ka, saka yung power niya, hindi ka mabibigla, gandaan, flat-footed tayo, o oh, diba? Napakagaan din, yun yung parang pinaka nagustuhan ko dito, napakagaan niya. At kung isisingit mo talaga,
okay na okay. Yung clutch niya napakalambot given na slipper clutch kasi itong mga soy. Ayan o, napakagan lang niya. Acceleration meron naman pero parang bitin para sa akin. Sa 400. Pero parang mga dati nga niya, MT series, mga ganyan, MT 15. Parang naka-rouser, ganun. Ganun yung ano niya, feels niya, hindi siya nakakagawit. Kaya kung first big bike mo to, pwede, pwedeng-pwede mga soy. O, tignan nyo no, di naglalock yung rear wheel natin dahil sa slipper clutch, diba? Sa akin, hindi mo mararamdaman yung bigat ng inyong OBR. Kahit yung makakapasan nyo yan. So, sa upuan naman, okay naman, malambot. Para sa akin, malambot. Sa lubak, maganda rin suspension ha. Naka upside down port ka or inverted port ka na sa harapan mga soy eh. Kaya solido. Napakaganda ng cabin. O, hindi naglalako sa slipper clutch mga soy. Okay siya mga soy for beginners oh. Maganda rin yung handling niyo. City driving para sa akin okay ito ha. Na alam ko nasa 22 kilometers per liter yata yung consume nito sa gas. Hindi na masama para sa big bike category or pwede na sa express legal mga soy, mga highway yan, 'di ba? Pwede na. So, ganda nito yung kanyang meter panel, TFT to mga soy, tingnan niyo naman, napakaliwanag ngayon. Kitang-kita pa rin natin siya, 'di ba? Hindi naglalock yung rear wheel mo, no? Yan yung slipper clutch mga soy. Kagandahan talaga dapat sa mga highway legal na mga motor or express legal. Yun yung ano eh, hindi maglalock yung rear wheel mo tapos smooth yung kada cambio mo. Napaka-responsive. Hindi siya ano, pigil pag kumakambyo ka. Yun yung kaganda na may slipper clutch. So far, so good. Di ako nangangawit sa pagdadrive natin ngayon. Maganda rin yung responsive na suspension niya mga soya. Hindi siya matagtag ha. Alam ko yung timbang nito 185 kilograms no. Tapos naka-upside down port ka sa harapan. Okay na okay. Yung gulong niya okay din kahit hindi ko siya masyadong kilala no. Okay din yung gulong niya. Hindi siya dumudulas pag rumerekta ka. Wala lang tong traction control mga soy. Sa init ng makina ito, tirikang araw, anong oras ngayon mga soy, sobrang init ngayon. Hindi lang updated yung time niya no? Oras ngayon nasa 1 na siguro magto-12 na. Yan magto-12 na. Ayan. So yung init ng makina hindi ko masyadong maramdaman. Para sa akin, okay siya. All good sa. Hindi naman natin ibibanking na todo to no? Pero kung yan, okay din. Responsive di siya ano ha. Di talaga ano, magandang handling niya para sa akin mga soy. Ito ang ganda ng handling nito. Kagandaan nito mga soy, kung ikaw ay may balak pumasok sa mga highway or expressway no, okay na okay ito. Kasi 400cc na ito mga soy ha. Hindi ko na siya masusubukan ngayon dahil bawal na ang cash sa mga express ngayon. Nakita ko puro RFID. Hindi siya pwede. So para sa akin, kung first bike, big bike, or first na motor mong gagamitin sa highway or express mga soy, pwede na to. Kung ikaw ay tight sa budget, pwede mong i-consider to. 208,000, halos presyo niya ay same ng Dominar UG. Ang kagandahan lang nito mga soy ay meron pa siyang mga konting lamang kay ano dahil sa kanyang ano mga soy, nakita naman natin TFT display no. Tapos meron din itong palang USB power socket. So napakagana motor na itong first big bike mo. Okay ito. Hindi siya matagtag mga soy oh. Ayan o oh. Napakaganda niya rin gamitin oh. Kung gusto mo rumekta binibigay niya oh. Mamaya sasubukan natin yung acceleration test natin mga soy. Mga 0 to 60. Ang ganda dito pag nagbabawas ka dahil nakakatulong yung slipper clutch. Oh. Diba? Sama mo ng rev matching, napakaganda ng tunog mga soy. Talagang binibigay niyo. Yun lang din mo isipin na big bike to mga soy ha. Para sa akin ha, pag magkita mo siya. Nagli-limit siya. May limit siya, no? Ganyan.
matras tayo, di siya kagabi katan, okay siya, controllable. Subukan naman natin yung braking system niya mga soy, no? Dito muna tayo sa kanyang rear, let's go. Hindi siya ganun ka aggressive yung pagpiga mo mga soy, no? Subukan naman natin yung front naman. Medyo mas malakas yung preno niya sa front kasoy. So give it naman. Pero hindi ko makagat yung ABS ha. Subukan natin yung boot side. Yun, naramdaman kong pumitik yung ABS sa harap at likod mga soy. So acceleration test naman tayo. Maganda rin siyang gabihin sa kurbahan, no? Hindi siya ganun kabigatan talaga, given. Yan, subukan natin 0 to 60, open field tayo mga soya. Wala tayong ani na tao dito. Subukan lang natin, 0 to 60, ilan seconds. Let's go. Yun, nakuha na natin, 0 to 60 niya. Given na talaga malakas yung torque niya, no mga soy. Dumudulo rin siya kahit pa paano. Paganda. Stopping power, oh, napakalakas sa harap. Pero sa likod parang wala, hindi ko maramdaman. Parang hindi siya ganun ka disc brake, no. Parang hindi siya ganun kalakasan, no. So, subukan naman natin ulit. Dito. Tapos yung gulong, okay. Yun lang, oh. Yung premiera niya, 50 plus mga soy. Limit na siya. Tapos yung turning radius na, subukan natin biglang mag-U-turn dito mga soy. Nandahan-dahan na yung safety. Tingnan natin. Malaki yung turning radius niya eh. Oh. Tapos di siya ganun kabigatan eh. Hindi ka mahirapan sa pag-turn. Oh, okay din siya. Matorky siya mga soy. Matorky siya. At yun lang, agad yung RPM niya sa Primera, talagang 40-30, okay lang yun. Ganun naman talaga, diba? Napaka-smooth din ang pagpasok ng cambio ulit mga soy, talagang mag-i-enjoy nyo to. Kung mag-exhaust kayo, handling, all good so, napakaganda. Yung brake niya lang sa likod, parang wala. Ito ha, wala siyang brake sa parang wala eh, hindi ko makagat. So, nasa pros and cons naman tayo ngayon mga soy. Doon muna tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya ng konti. No? Personal ko to mga soy. Pwedeng hindi tayo pareho ng gusto. Pero ito lang naman ang masasabi ko para sa akin mga soy. No? Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya mga soy ay unang-una, hindi ko alam kung yung braking system niya sa likuran o ganito ba talaga. Napakahina niya mga soy. Given na ABS yan. Delay siya. Tingnan mo, pigang-piga na ako dyan. Walang power mga soy. No? Tapos, sabi ni OBR, nararamdaman niya daw yung vibration mga soy sa likod, no? So ikaw na driver, hindi mo masyado maano yun, pero sa back ride mo, ramdam niya daw yung vibration. Pangalawa yun mga soy, no? Para sa kanya, okay? So yung dalawang yun lang naman talaga yung parang hindi ko talaga nagustuhan sa kanya mga soy na cons kong masasabi, no? Pero sa pros naman mga soy, sobrang dami mong magugustuhan dito. Unang-una na, ang kanyang TFT display. Ayan, no? Kita naman, di ba? Napakainit pero kitang-kita pa rin siya. At syempre ang kanyang assist and sleeper clutch na kada pasok mo sa cambio at pagbabawas ay hindi maglalak ang rear wheel mo. Napakasmooth ng cambiohan, di ba? Paparamdam ko sa inyo yung sleeper clutch. O, di ba mga soy? Hindi naglalak ang rear wheel natin. Pagkita ko pa sa inyo ulit ang sleeper clutch na hindi mo talaga okay na okay sa kanya mga soy. O, di ba? Nagbawas tayo pero smooth lang. Walang hatak palikod kasi meron siyang assist and sleeper clutch. Nagustuhan ko rin sa kanya mga soy yung handling niya. Napakaganda niyang i-handle, no? Kung ikaw ay beginner at gustong mag-upgrade papunta na makapag-expressway, na gusto mo lang maranasan na makapasok sa mga expressway at hindi mo hanap yung ganong kalakasang power, no? Na even though na may power naman siya talaga mga soy. Pero syempre as ano, para ka lang kasi naka, ano, para sa akin ha, feel ko sa kanya para ka lang naka-underbone na ano eh. Hindi ka talaga ano, may intimidate sa power niya mga soy. Kahit beginner dito makakasabay. Yun yung kagandahan nito eh. Beginner talaga siya. For beginner, pasok na pasok siya. Yun yung pros niya, no? Tapos, yung kanyang upside down fork sa harapan, napakaganda. Stable yan. Talagang hindi ka matagtag. Okay na okay.
Napakaganda niyang i-maneuver. Siyempre, twin parallel na din siya. Diba? Hindi ko na lang siya ma-top speed mga soy kasi nasa city tayo, no? Huwag na tayong mga moto dito. Okay din siya kasi 208,000, diba? Medyo naglalaban na siya sa Dominar. Nasa sa'yo na lang talaga kung ano ang pipiliin mo sa dalawa, mga soy. Tapos yung weight niya, hindi siya ganun kabigatan. Napakagandang niya. Talagang napaga niya, mga soy. Kaya pasok na pasok. At ang final verdict ko dito, kung kayo ba ay maggaganito sa first big bike ay oo o hindi. Ang masasabi ko, kung ikaw ay talagang gusto makaranas ng expressway at talagang taitang yung budget, i-consider mo to, mga soy. Napakaganda ng Falcon X400, mga soy. Handling, meron din siyang power torque at syempre, yung mga features na lang dito, mga soy, napakaganda na rin, no? ABS, TFT display, may power socket, di ba? So, sa 208,000, worth it naman siya, mga soy. Yun lang ang masasabi ko at maraming salamat sa MotoHub sa pagpapahiram sa atin ito, no? So, na-test ride natin itong Falcon X400. So, maraming salamat at naranasan namin to. Maraming salamat po sa lahat na nanood, no? Sa video na ito, sa ating test ride impression, mga soy. Hindi ko talaga masasabi na motor review kasi hindi naman talaga tumagal sa ating motor, no? Kumbaga ilang oras lang siya sa atin. At ito, kumbaga impression ko lang, mga soy. Personal ko lang impression to. Kung may nasabi man ako mali, i-correct nyo na lang dyan. At kung may gusto pa kayong ipa-test ride, i-comment nyo na lang dyan. Maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe.